We're not hiding from it. I mean, if we're fighting some big change, this should be the only one. We're supposed to all be new students. I think saving new parents are happening. Therefore, as a first school, a good guidance, new student parents are good happiness. Truly, a good life goal, that's a belief that will come. Kapangunan sa ating pangyayari ng Jesus. The Lord is God, and the man is God, and the man is You deserve the glory.
There's no one like you, Jesus.
There's no one. Napapantay sa Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang higit sa lahat. Kapangyarihan. Hari na mga hari. Diyos na mga Diyos. Tunay po, Diyos. Ikaw ang karapat dapat na tumanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat. Kaya sa gabi nito, Panginoon, hayaan po ng iyong mga anak na sumusubaybay at nakakarinig ng iyong mga awitin at salitang magbibigay sa akin ng patuloy na kalakasan at ang katotohanan na ikaw ang siyang dahilan kung bakit kami nagdiriwang makapaskulo. To be with us so great, O God. Salamat, Panginoon. Dahil sa iba lang ito, dahil sa biyayan ito, Panginoon, kami ay mayroong kaligtasan, kami ay mayroong kapayapaan, at kalayaan makalapit sa iyo, aming Diyos, Ama. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon, nasasalamatan ka namin, at hayaan mo na sa gabi ito, patuloy namin ipagdiwang ang kabutihan mo. Mula sa iyong anak na si Jesus, na siya nagbigay sa atin ng totoong pag-ibig na hindi kayo ibigay ng sanglibutan. Ikaw na lang, Panginoon, sapat na at higit pa sa aming mga buhay. Pupurihin ka namin, masasalamatan ka namin, at isang pa sa mga samahan kami, puspusin kami ng iyong pag-ibig, Panginoon, at ikaw ay maluwalhati sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon. Sige po, palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord, papuri, papuri sa iyong dakilang pangalan. Ikaw ang aming sangdalangin, O Diyos. Ikaw lamang, wala ng iba ang maghari sa aming buhay. Sa iyo ang kalwalhatian, kapurihan, magpakailanman sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayo, patuloy sa Panginoon. Hallelujah! Tunay nga po, Lord, ikaw ang aming dakilang Diyos. Ikaw ang dakilang aming Panginoon na nagmamahal sa amin. Kaya sa
Diyos, sa oras na ito, hayaan mo na magdiwang kami at ibigay sa iyo ang pinakamainam na papuri. Masasalamat po, Diyos. Hallelujah. Sige po, mga kapatid, tayo po umamin sa Panginoon. Hallelujah. Yeah.
Magandang gabi, mga kapatid. Salamat sa Panginoon na meron tayong sambang gabi. Ngayon po ay isa uling testimony ang maririnig natin, ang matutunghayan natin, na magpapakita kung gaano po kadakila ang Panginoon sa buhay nating mga Kristiyano. Sinasabi nga po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." As Christians, perhaps this verse is the most important to us kasi ito po na-arise nung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya tayo ngayon ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Ang makakasama po natin ngayong gabi ay si Sister Lorna Dula. Isa po siya sa mga active member ng Jewels Fellowship and Ministries at siya po ay kasama natin as one of the ushers ng ating church. Hello, Sister Lorna! Magandang gabi po, Sir Lady. Magandang gabi din po sa mga kapatiran sa Panginoon. Okay, salamat. Sister Lorna, salamat talaga sa Panginoon na nagkaroon tayo ng opportunity para mapapurihan at mapapasalamatan natin ang pangalan ng ating mga Panginoon, mag-glorify natin ang kanyang pangalan. Sister Lorna, pwede ba mong ma-share sa amin kung kailan at paano mo nakilala ang ating Panginoong Jesus? Kung paano mo siya tinanggap as your Lord and Savior in your life? Nakilala ko po ang Panginoon at tinanggap po ang Panginoon as my Lord and Savior noong March 2017. At nagkaroon po noon ng Bible study sa sa compound po namin. Kasi dikit-dikit naman po yung bahay, kaya ang ginawa po noon, napag-desisyonan po nila Pastor Roger, kasi si Pastor Roger po ang ginamit ng Panginoon para mag-share po sa akin ng sa amin po ng gospel. Balis doon na lang po sa labasan sa may parang compound namin para lahat po kami ay makapakinig ng salita ng Panginoon. At simula noon, bali nag-a-attend na din po ako ng worship service sa church. At nakakapakinig na din po ako ng mga salita ng Panginoon. At simula noon, napag-desisyonan po na po na tanggapin ang Panginoon sa buhay ko as my personal Lord and Savior. Kaya, nagpa-bautis po na po ako noon ng time na yon. Bali po yung baptism po ay ginana po doon sa may Conception 1, doon po sa may likod ng Luyong. Doon po ginanap yung baptism siya. Tapos, bali, ang nag-initiate po nung baptism ay si Pastor Papa with assistant with Pastor Roger po. Salamat sa Panginoon. Ano? At saka, hinipo ng Panginoon yung puso mo, Sister Lorna, na hindi magmamatigas. In fact, parang softened ang puso mo to receive Him as your Lord and Savior. Kaya salamat sa Panginoon. Mula noon na nagiging Christian ka, siguro may mga pagbabago na napapansin mo sa buhay mo. Pwede mo ma-share sa amin ano yung mga pagbabago sa buhay mo, ano yung mga biyaya, mga blessings na natanggap mo mula sa ating Panginoon. Simula po nang naging Christian po ako, bali po ang naging pagbabago ng buhay ko ay nagkaroon po ako ng trabaho. Yung po ang unang naging blessing ng Panginoon. Bali po ang unang po naging blessing ng Panginoon sa akin ay yung nag-tutor po ako ng mga bata. Salamat sa Panginoon doon sa mga magulang na sila po ginamit ng Panginoon na turuan yung mga anak nila sa ganung paraan ay na-share ko din po yung blessing ng Panginoon na knowledge na binibigay po sa akin ng Panginoon. At pangalawa pong blessing na binigay po sa akin ng Panginoon ay yung makapasok po ako sa real estate. Bali po may ginamit po ang Panginoon na tao na para makapasok po ako doon sa trabaho na yon. At hindi lang po doon yung blessing na binigay ng Panginoon. Ito lang pong taon ay
kasi marami pong nabi-discourage sa akin na huwag na daw ako kumuha ng license kasi sa kahit papaano naman daw po ay nakakabenta ako. Pero pag nasa Panginoon po tayo, kailangan po natin gawin yung tama. Yes, so, amen. Napag-desisyonan po po ay magpa-license. At salamat sa Panginoon doon sa mga taong ginamit niya through financial din po na may ginamit siya ng Panginoon na ma-process po yung license ko. At salamat sa Panginoon doon sa blessing na ibinibigay po niya sa akin. Salamat sa Panginoon na nakita mo na, at nakita ko rin actually, Sister Lorne, yung growth mo, hindi lang sa trabaho, kundi sa spiritual din na kanakalagayan. Pwede bang ikwento mo sa amin yung instance kung saan pinakikita mo yung prinsipyo mo na seek you first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Pwede ba bang may share sa amin yon? Kasi po nung dati po, nung hindi pa po ako Christian, bali, priority ko po yung mga trabaho ko. Inuuna ko yung trabaho. Pero nung naging Christian na po ako, bali po, kasi nung time na yon may kakilala po ako na yung kasama ko nga po sa trabaho, nag-ano po siya na i-assist ko daw yung client niya. Tapos, nung time na yun, tinatanong ko yung kaibigan ko kung kailan yung papa-assist niya sa akin. So, tinanong ng kaibigan ko na sabi niya sa akin, Sunday daw. So, sabi ko, pag Sunday po, pwede ako pag umaga. Ah, pag hapon. Pero pag umaga di pwede ako kasi nananambahan talaga kami, di pwede kami na uunahin po yung pag-a-assess, sabi ko sa kanya. So na-explain ko naman doon sa katrabaho ko na yung ganun bang sitwasyon. So sabi niya sa akin, sige, okay lang, sabi niya sa akin. Sabi ko kung pwede, pasensya na, sabi ko sa kanya, kung gusto mo, sa iba ka na lang magpa-assess kasi nung Sunday talaga yun is para sa Panginoon. So, non-negotiable na talaga yung pag-Sunday. Tapos, si Jem, yung anak mo, naglilingkod na rin sa Panginoon, ano? As, salamat sa Panginoon po doon. Oo, as tambourine dancers. As one of the tambourine dancers. So, nakakatawa po sa Panginoon na binago niya ang buhay mo. At ikaw ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. Sister Lorne, sa tagal ng pagiging Christian mo, alam natin na may mga pagbabago sa buhay, may mga challenges din na nangyayari. Pwede ka bang magbigay ng word of encouragement para sa mga nanonood din sa atin ngayon na hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Ang word of encouragement ko po doon sa mga nanonood ngayon na non-Christian po at hindi pa po nakakakilala sa Panginoon ay sabi po doon sa salita ng Panginoon sa John, Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart. Kaya po doon sa salita ng Panginoon ay bali po doon po sa kaibigan ko po na nagpa ano nga po sa akin, nagpa-assess dun sa client niya. At hindi ko nga po tinanggap dahil nananambahan ako. So nung time na yon by Sunday po, may Sunday ng gabi, may nag-chat po sa akin dun through sa messenger na gusto tingnan yung project namin sa Bulacan. Pero nung time na yon hindi ko naman po alam yung papuntang Bulacan. So, ang ginawa ko po ay, nagtanong po ako sa sales director namin. Nagpa-assist po ako sa sales director namin. At salamat sa Panginoon doon sa provision po ng Panginoon at guidance din na po ng Panginoon. At nung time din na yun, nakahanap kami na mag-assist sa kliyente ko. Kasi hindi rin po pwede ako nung time na kinabukasan ng Monday.
kasi may pupuntahan din po kaming project sa Rizal. Then nung papunta na po kami nga doon sa ano, anong kinabukasan po ng Monday, kasi yung kliyente ko is di ko makontakt. So, pero yung nag-a-assist sa kliyente ko is andun na po sa location. At tapos po nung nasa ano na po kami sa Rizal, may tumawag po sa akin na sa ibang team na sabi, sinasabi niya po doon sa pag-uusap namin is may canceled account daw ako. Nakakalungkot po, pero alam ko may plano ang Panginoon doon sa na-canceled na account. So, sinabi ko na po sa sales director namin yung nangyari. Ang sagot naman po sa akin ng sales director namin ay, sayang naman. Yun lang po ang salita na binitawan ng sales director namin. Pero sinabi ko po sa sales director namin, ma'am, okay lang po na may canceled account ako. Kasi alam ko na hindi pa para yan sa akin. Alam ko na may higit pang plano ang Panginoon sa akin. Amen. Amen. Yun lang po ang sinabi ko sa sales director namin. Tapos nang pabalik na po kami sa Antipolo, may tumawag na naman po sa akin. Ipaputol-putol nun ang signal. Tapos nung nasagot ko na siya, tumatawag pala sa akin yung nag-assist sa akin sa Bulacan, dun sa project na yon. Eh, sinabi niya po na pumunta naman pala daw yung kliyente ko at nag-avail ng unit. So, doon po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil may kahit may canceled account, pinalitan ng Panginoon na mas higit pa, triniple pa po niya yung total amount na nawala po sa akin. Kaya, yun pong pinagpapasalamat ko sa Panginoon na magtiwala lang po tayo sa Kanya kung ano man po yung mga desisyon natin, lalo na po sa trabaho, mapagkatiwala lang po natin sa Panginoon. Kasi lahat po ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay pwede nating idulog at ipagkatiwala sa Panginoon. At lahat po ng bagay ay posible at may kaparaanan ng ating Panginoon. Kung tayo ay may malinis na puso at naniniwala na pwedeng baguhin ng Panginoon kung ano man ang sitwasyon ng ating buhay. At hindi po mahalaga yung mga material na bagay dito sa lupa. Ang mahalaga ay yung personal na relasyon natin sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, Sister Lorne. Sa iyong testimony, nakikita natin na if you are really non-compromising the Word of God, He will bless you. More and more pa nga eh. Yung sabi mo na dahil hindi mo kinocompromise ang Sunday, iyan ay para sa Panginoon. Ang blessing ng Panginoon sa iyo, sabi mo nga, 3 times pa doon sa na-cancel na account. Kaya yan pa lang ay isa pa lang yan sa mga instances kung saan pinakita ng Panginoon ang kabutihan niya sa iyong buhay. Tapos yung verse na trust in the Lord, totoo po yan. Mahaba pa ang buhay natin na maglakad tayo sa ating buhay Kristiyano. Mama-experience pa natin na if we really trust in the Lord, He will guide us and He will provide us for all our needs. He will give us wisdom. At what is important now is we have eternal life in Christ Jesus. Thank you, Sister Lorne. Blessing ang iyong testimony. You have been an inspiration to us na patuloy na mag-grow ka sa Panginoon, patuloy ka na mag-serve sa Kanya. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon for another testimony ngayong gabi. Salamat sa Panginoon na pinakita niya sa buhay ni Sister Lorna at pwede ding makita sa buhay natin ang blessing pag tinanggap natin siya as our Lord and Savior. Salamat mga kapatid, and we give all the glory, honor, and praises to our God. And we say that the Lord is so good, so wonderful, and so faithful in our lives. Kaya God bless us all. See you next time, mga kapatid, for another testimony. God bless us all, mga kapatid. Good evening, everyone. Decisions to your internet.
Lord is by grace, you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. As we celebrate the season of hope, let's be reminded that our Lord Jesus Christ is the reason for the season. Merry Christmas to one another.
sa ating lahat? Narinig niyo na po ba yung sinasabi na when blindness is in the mind and not in the eyes? Paano kung may mga bagay na hindi natin nakikita, ngunit hindi naman tayo mga bilang? So ang pag-aaralan po natin sa gabi nito ay matatagpuan sa Mateo 13, verse 16 to 17. Hayaan po, nabasahin ko ito para sa inyo. Mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang kadalasang makakita sa inyong nakikita. Ngunit hindi ito ang nakita at makarinig sa inyong naririnig. Ngunit hindi ito napakinggan. Ang title po ng ating pag-aaralan is the human eye. So ang background lang po na ating pinag-aaralan ay si Jesus ay nagtuturo sa maraming tao, ngunit siya ay gumagamit ng mga talinghaga. Kaya tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guru, bakit po kayo gumagamit ng talinghaga? Ang sabi naman ni Jesus, sapagkat naging mapuro ang isip ng mga tao ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di kayo disinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. So itong mga tao ito, may mga tao nakikinig sa pagtuturo ng ating Panginoong Jesus. Ngunit, mas ipinikit nila o mas pinili nilang ipikit ang kanilang mga mata. Ibig sabihin, hindi sila interesado. They refuse to understand kung ano ang itinuturo ng Panginoong Jesus. Kaya ang Panginoong Jesus ay gumagamit ng mga talinghaga. May mga tao pinili na ipikit ang kanilang mga mata upang hindi nila makita at naunawaan talaga sinasabi ni Jesus. Kaya mga kapatid, huwag niyo muna ipipikit ang inyong mga mata habang nakikinig. Imulat po muna yan upang maunawaan natin ang sinasabi ng ating Panginoon sa oras na ito. Jesus clearly declares that these people, itong mga Israelita nito, ay isinarado o mas pinili nilang isarado ang kanilang mata at ang kanilang tenga. Hindi ang Diyos ang nagsarado ng kanilang mga mata at tenga, kundi sila mismo. They chose to ignore what God says, neglect what God has given to them, and ignore the work of His hand. They doesn't believe that Jesus is the Messiah. Hindi nila pinapaniwalaan na ang Panginoong Jesus ang kanilang hinihintay na Messiah, na siyang hinihintay nila na magliligtas sa kanila. So, sino ba itong mga ito? So, maraming grupo natin mababasa na hindi naniniwala. Ito na yung mga Saduceo, Pariseo, at Eskriba. So, marami pang ibang grupo, ngunit sa pagkakataon ito, gusto ko muna i-emphasize sa inyo itong tatlong grupo na ito, ang Eskriba, Pariseo, at Saduceo. Ito mga Eskriba, Saduceo, Pariseo ito. Ito yung mga tao may nalalaman tungkol sa kautusan ni Moises. Sila rin ay mga nagtuturo. Sila din ay naniniwala na may darating na tagapagtanggol, tagapagligtas. Sabi nga sa Isaiah 9 verse 6, sapagkat isinilang isang sanggol na lalaki para sa ating ipipigay sa kanya ang pamamahala. So alam nila na may darating na liligtas sa kanila na kung saan ito yung may pamamahala. Kaya sa isipan nila, sapagkat ito yung magliligtas sa kanila, ito yung mamamahala. So ang nasa isipan nila, itong Messiah na darating ay dapat fancy yung pagdating niya. Dapat siya ay darating para mag-rule. Kaya dapat siya ay ipinawalak sa mga palasyo. Dapat napaka-ingratly ng kayong pagkapanganak. Dapat katulad ni David kasi galing siya sa living ni David. Dapat lalaki siya na katulad ni David na isang warrior. Pero sa alam natin, iba ang pagkapanganak ng ating Panginoong Jesus. Napaka-humble lang ipinanganak ng ating Panginoong Jesus.
siya ay ipinanganak sa pamamagitan ni Maria at doon sa Misa ng Saban. So, kaya inisip nito mga iskiba para sa iyo, sa Luseo nito, na hindi maaaring iyan ang magliligtas sa amin. Hindi maaaring iyan ang hinihintay namin tagapagliligtas. Kasi, ang iniisip nila, ang pagkadating ng Misaya ay dapat bongga, yung grande. Kaya, mas pinili nila na hindi maluwala na si Jesus ang Misaya. At ang lahat ng ginagawa ni Jesus, wala silang interes na kilalanin siya. So, meron tayong two different point of view of man to Jesus. At ito na nga, yung point of view ng mga Saduceo, Escriba, at Pariseo. So, para po, pinaili ko na lang siya, ano po kasi mahalba, espasa, Escriba, Pariseo, and Saduceo. So, itong mga Escriba, Pariseo, and Saduceo na ito, hindi sila naniniwala na si Jesus ay tagapagligtas. Para sa kanila, isa lang itong propeta, isa itong threat sa kanila, isa itong ang kanilang enemy. Habang naman sa mga mata ng mga disciples, si Jesus ay ang Misaya. Siya yung hari na magliligtas sa kanila. Siya ay Christ the Son of God. So, tingnan po natin kung ano ba yung ginawa nitong mga espasa na ito dahil meron silang closed na eyes o unbelieving eyes sa ating Panginoong Jesus. Una po, they confuse others about Jesus. So sabi sa Mateo 12:23-24, namangha ang lahat at sinabi nila, ito na kaya ang anak ng David? Namarin dito ng mga Pariseo, sinabi nila, nakapagpalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Belzebul, ang pinuno ng mga demonyo. So, ganoon nila kino-confuse ang mga tao na nais maniwala na ito yung anak ni David. Ito na ang kapagtanggol, pero ano para sa kanila? Hindi. Yan ay binigyan ng kapangyarihan ng demonyo. Subalit, sabi sa verse 25, alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya sinabi niya, ang bawat kami ang naglaban-laban ng mga mamamayan ay babagsak. At alin mong bayan o sa bayan, sila ang naglaban-laban ay mawawasak. So kung sabi ni Jesus, kung ang kapangyarihan ko ay galing kay Satanas, so sinisira ko lang ang aking sarili sapagkat si Satanas hindi pala ang aking pinapatis. So hindi iyon maaari. Kaya naman may mga taong makikilala tayo na katulad rin ng mga taong ito. Ipinagpipilitan at ipagsisiksikan sa isipan natin na si Jesus ay hindi Diyos. Ngunit, huwag kang maniniwala. Huwag kang magpapakonfuse sa kanila. Sapagkat sarado ang mga isipan ng mga taong ganito. Di nila nakikita ang kalwalhatian at kabutihan ng Diyos sapagkat sinibulag ang Espiritu. Napakaraming ebidensya na ang pinakita ng Diyos sa atin. Ngayon ka pa ba hindi maniniwala? Ano pa ang mga ginagawa? Pangalawa, they live to look good. So, nabubuhay sila upang mamuhang mabuti. Ang sabi ni Jesus, kaya gawin ninyo ang tinuturo nila itong mga espasa at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit, huwag niya tutularan ang kanilang mga gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Bawang pakita ang tao ang kanilang mga gawa, ang nais nila ay ang upo ang pandangan. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mabagkumbay. Tandaan natin na malukong man natin ang maraming tao, ngunit never naman natin malulukong ang sarili natin at lalo ang Diyos. Itong mga tao to, nabubuhay na mukhang maganda ang panlabas, ngunit madumi naman ang katauhan. May mga tao din na makikita at makikilala tayo ganito. Mukhang malinis, ngunit madumi. Ano sabi ni Jesus sa mga tao ito? Kahabag-habag kayo. Hindi nila nauunawaan na dapat pala nabubuhay ako hindi lamang para magmukhang maganda sa ibang tao, kundi magmukhang maganda rin ako sa paningin ng Panginoong Diyos. Ngunit dahil hindi nila nauunawaan ang kalooban ng Diyos, mga mapagpaibabaw sila, mapagpakunwari ang kanilang tunay na pagkatao, kahabag-habag sila at ang kaparusahan ay naihanda na para sa kanila. Pangatlo po,
Bakit itong ginagawa nito mga sarado at tinili na hindi paniwalaan ng Panginoong Jesus? Ang kanilang mga ginagawa ay they oppose Jesus and His disciples. So sa dinami-dami ng mga ginagawa ni Jesus, lagi nilang inuupos ito. Sabi sa Mateo 9:2 verse 3, pagdating doon, dinala sa kanya ang ilang tao at isang paralitikong nakarating sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanya pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, ano, lakasan mo ang loob, pinapatawad ka na sa iyong kasalanan. May ilang kapagturo ng kaupusan na naroon, sinabi sa kanila, sarili, nilalabas pa nga niya ang Diyos. Dahil hindi sila naniniwala na ito anak ng tao na ito, na itong si Jesus ay kaya ng patawad sa kasalanan ng tao. Kaya sabi nila, nilalabas pa ng tao ko ang oh, Diyos. Ngunit ano sabi sa kanila ni Jesus? Ngunit, upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay kapangyarihan magpatawad ng kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa pangyayari tumayo ka, buhatin mo ang iyong higa at umuwi ka na. So, ganun niya napatunayan. Napagaling niya ang isang paralitiko. At kahit gano'n napatunayan niya na ang anak ng tao ay yung kapangyari sa magpatawad, hindi pa rin sila naniwala sapagkat sarado na ang kanilang mga isipan. Ayaw nilang maniwala. Kaya bawat anong ginagawa ni Jesus at kanyang mga disipulo, lagi silang nagtatanong. Nagpagaling siya ng araw ng pamamahinga, hindi naman silang sa araw ng pamamahinga. At ano sabi ni Jesus? Ang anak ng tao, ang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Isa pang pangyayari ay nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At ang sabi nila, tinanin yung tao ito, matakaw na sinigo at ibigay na naman hinihingi ng buhis at makasalanan. So lahat na lang ang makikita nilang negative ay iuupos nila para lamang nila masabi na hindi ito ang Mesiya. Sa mga sarado, sa mga tao sarado ang mata, wala kang mapapaglagyan dahil puro kamali at ulamang ang magmamatter sa kanila. Ano ang buti at kagandahan ng mga miracles na ipinakita at pinaliwanag sa kanila ni Jesus, di sila interesado makita ito. Kaya, ganun din sa mga tao makikita o makikilala natin, tandaan natin na hindi naman kailangan na palagi atin ang huling salita. Ang mahalaga, nasa atin ang katotohanan ng salita. Ibig sabihin, iupos mo tayo ng iupos ng mga tao hindi makakilala sa Panginoon. Ang mahalaga, alam natin ang bisa at katotohanan ng salita ng Panginoon. Tayo magpapautok sa kanila, papatikin para sa ating mga ginagawa para lang talagay sa Panginoon Jesus. Ano pa? Ang pang-apat na ginagawa ng mga saradong mata ng mga espasa na ito ay they start discussion with bad intention. Makikipag-usap sila, ngunit hindi naman para makipag-usap lamang, kundi para subukin si Jesus. Ang sabi sa Mateo 16 verse 1, dumapit kay Jesus sa kanilang para sa iyo at sa Luseo upang siya ay isubukin. Humingi sila ng mga isang himala na mula sa langit. Ngunit sabi sa kanila ni Jesus, lahat masama at aksin sa Diyos. Humingi kayo ng palatanda, ngunit walang ibibigay sa inyo, maliban sa himala ang nangyari kay Jonas. Isa pa sa Mateo 22, verse 35-36, isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtatanong kay Jesus upang subukin ito. Guru, ano po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang iyong Panginoon mo ng Diyos na buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip mo. At ito ang pinakamahalagang utos. Ito lang ang pangalawa. Ibigin mo ang kapwa na pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalala ang buong kautusan ni Moises at katuruan ng mga propeta. So nagtatanong sila kay Jesus ng mga controversial issues upang sa ganoon na kapag may nasabi sa Jesus na hindi kapalit sa kasulatan, ay may ipanalakit nila ito. Ngunit kapatid lahat ito agad ni Jesus. May mga taong in disguise para masilo at mahulog ka. Katulad ng mga espasa na ito. Ngunit
hindi sila malalalo sa kalulugan at kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus sapagkat si Jesus ay Diyos. Ano pa po ang panglima? They engage themselves in bad works and ideas. So ano ba yung inisip ng mga tao ito? Sabi sa Mateo 22 verse 15, umalis ang mga Pharisee na usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Mateo 26 verse 4, binala nilang ipatakip si Jesus na malihim ang ipapatay. So ganito na ang naiisip nila. Sapagkat para sa kanila, threat sa kanila si Jesus, kaya nais nilang ipatakip at ipapatay ito. Bakit? Dahil marami na ang sumusunod kay Jesus at marami na si Jesus na napapagaling. Nagiging maingay na rin ang pangalan ni Jesus at siya nagiging tanyang sa lupain. Kaya ang tingin nila sa kanila, ang tingin ng mga espasa na ito kay Jesus ay isang friend o isang enemy. Sarado kasi ang mga mata nila kaya hindi nila nakikita ang kabutihan ng Diyos, kundi ang nakikita lang nila ay nais nilang paliwalaan. Ayaw nila maniwala doon sa tagapagligtas na matagal na nilang hinihintay. Ngunit dahil hindi nila matalo sa Jesus, ito na ang huling alas nila para mawala siya at maipatakip at maipamatay. Kaya kahit madumi na sa kanilang mga kamay, gagawin nila ikuha lang mga kanilang nais. So nakita natin itong mga katanginan kapag ang isang tao ay sarado ang pag-iisip, ang puso, ang pandinig sa kabutihan ng Diyos. Hindi maganda. Pero on the other hand, nakita naman ang mga alagad ng Diyos, ang Diyos sa ni Jesus, dahil sa mga kamangha-mangha nitong mga gawa at pagsasalita. Sila ay nanampalataya sa Kanya at nagkaroon sila ng pangunawa. Kaya masabi ni Jesus sa kanila, mapalad kayo sapagkat nakakita ninyo mga mata at nakarinig kami ng mga tinga. So the open eyes of the disciples, ito yung pangalawang point of view sa mga mata ng mga disciples o mga alagad niya. Una, dahil bukas ang kanilang mga mata, they obey Jesus' commands. At nakikita natin sa Mateo 9 verse 9, makikita natin, noong nakita ni Jesus si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis, sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Ang ginawa ni Mateo, tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Ganun din naman, noong inutusan ni Jesus yung mga alagay niya, sabi sa Mateo 21, 2, 3, and 6, pumunta kayo sa susunod na ngayon at nakikita ninyo kami doon isang babae tapos doon na nakatali. Kasama ang kanyang anak, kalagayan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyo kailangan ninyo pang ito at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Lumakad ang mga alagad at ginawa ang Diyos ng Jesus. Di nag-atubili at ang talong-talong pa. Sila ay sumunod lamang sa utos ng Panginoon. Kasi naniniwala sila kay Jesus. Sapagkat alam nila, ang pagsunod sa Diyos ay ang mabuti gawa. Ang mga nakakakita ng kabutihan ng Diyos at naniniwala sa Kanya ay ang mga taong marunong sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos. Sapagkat wala siyang iuutos sa atin na makakasama para sa atin. Pangalawa, itong mga alagad nito dahil nakita nila ang kabutihan ng Panginoong Jesus, ang kalwalatian ng Panginoong Jesus at ang pagkanyang sa Panginoong Jesus, they prioritize the important. Sabi sa Mateo 4 verse 18-20, minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niya naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang aming isda, si Simon at yung tawag ni Pedro, at ang kapatid niya si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko pa yung aming isda ng mga tao. Doon din iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Sabi sa Mateo 19:27 at sa last, Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. So itong mga tao ito may ginagawa. Pero alam nila kung sino ang ipag-prioritize nila despite doon sa mga gawain nila. Sabi din sa Mateo 21:8-22, isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari ba umuwi muna ako upang palilig ko ang aking ama?
Ngunit sabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubayan mo sa mga patay ang pag-ibig sa kanilang mga patay. Ang mga tao ito, may mga ginagawa sa buhay. Maraming mga gawain. Pero alam niyo, dahil nakita nila na mas mabuti ang sumunod kay Jesus, mas pinili nilang iwan ito at mas pinili nilang unahin ang mahalaga. At ngayon ay ang pagsunod sa Panginoon Jesus. Ang mga tao na makakita ng kahalagahan ng pagsunod sa Diyos ay nauunawaan na mas mainam na unahin ang Diyos. Higit sa lahat sa mga bagay. Sapagkat sa atin naman ng Diyos, unahin niyo ako at lahat ng bagay ay ipagkakaloob ko sa inyo. Maliwala tayo sa salita ng Diyos at sa kamangyarihan ng ating Panginoon Jesus. Ano pa? Ano pa ginawa ng mga disciples na ito? Pangatlo po, they equip themselves na teachings of Jesus. So itong mga alagad na ito, sapagkat naniniwala sila sa natuturo sa kanila, kaya yung mga tinuturo ng kanilang guro o ng ating Panginoon Jesus ay talaga namang nilalais nilang matutunan. So paano natin malalaman? Ang sabi dito sa Mateo 13 verse 10, dumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po kayo gumagamit ng mga talinghaga sa kanila? Lumapit ang mga alagad ulit, ipaliwanag niyo po sa akin ang ibig sabihin ng talinghaga. Epte na nagtatanong sila tungkol sa mga turo ng Panginoon Jesus. Ay nagpapakita na interesado sila na malaman kung ano ang kahulugan at tinuturo sa kanila. Maraming mga tanong na ibinibigay sa itinatanong ng mga alagad sa Panginoon Jesus. Sapagkat alam nila na kapag nagtatanong sila, mas matututo sila. Sabi pa, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ba mga palatandaan ang muling pagparito ng katapusan ng mundo? Tapos tinanong din ni Pedro, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapwa kapag sila nagkasala sa akin? At doon sa mga tanong na yun, at doon din naman dapat tumulong ng Panginoon Jesus, kung isang nga lang, eh meron mga nagagawa ang mga alagad. Kaya naman, isang pangyayari ay noong may nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at siya ito na lang. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Sinabi ni Jesus, hayaan niyo lumapit sa akin ng mga bata. Huwag niyo silang pagmamalan. So, sa mga ganitong mga uri ng mga pagpapayo, pagsaway, ay tinatanggap din ng mga alagad. At dahil nais nila na matutong, nais nila na malaman, nung tinanong ni Jesus sa kanila, sino ako sa tingin ng tao? Ang nagsabi, sa tingin po ng tao, kayo daw po si Elias, kayo daw po isang propeta. Ngunit sabi ni Jesus, ako para sa inyo, sino ako? Masagot nila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa pagtatanong natin, natututunan natin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng kamulungan ng Panginoon at yun ay hindi maiaalis sa kamulungan sa ating buhay. Dahil they show great interest sa mga turo ni Jesus, kaya sila panatanong. Kaya naman sa pagtuturo kay dalawang uri ng estudyante, may estudyante nagtatanong kasi naguguluhan at may estudyante walang tanong kasi uwi-uwi na para matapos agad. At itong pangalawang to, yung estudyante walang tanong, ito yung mga walang interest, ito yung mga sarado. Pero ito mga bukas ang mga mata na nais matuto. Sila yung estudyante yung tanong na tanong. Itong mga alagad na ito, dahil interesado sila, kaya tatanong sila, at tumanggap din naman ang mga pagtutuwid at kaya ni Jesus. At ang pang-apat po at pang-huli, itong mga alagad na ito, bukas ang kanilang mga mata na nakikita ang kabutihan, kalwalhatian ng Panginoong Jesus. They are naturally weak but transformative. Bakit? Bakit natural weak? Kasi itong mga alagad na ito ay mga tao lamang din naman. At isang example dito ay si Judas. Di ba isang tao, meron tayong kahinaan. At kung minsan ang magiging kahinaan natin kasi sa pamamagitan ng pang nasalapit. Kaya naman itong si Judas ay natin dahil sa salapit.
Pag isa naman yung kahinaan natin ay dahil para sa ating pagiging makasarili, para iligtas ang ating sarili. Tulad na lang ni Pedro na itinakalo niya na tatlong beses, itinakwit niya na tatlong beses si Jesus para iligtas ang kanyang sarili. Ngunit, nakita naman natin na na-realize nila ang kanilang pagkakamali kaya sila ay nagsisi. Meron din ang pangyayari na nung dinatapit na si Jesus, may bumunod ng tabak para tapyasin yung tenga, yung hawal, para ipagtanggol sa nila. Sa ating pagiging tao ay yung mga alaban. May mga kahinaan tayo, ngunit ang mahalaga alam natin kung paano magbago dun sa mga kahinaan na iyon. Ang mga tao ay kanyang-kanyang kahinaan, ngunit ang mahalaga, nare-realize natin na kaya tayong baguhin at tutulungan tayo ng Diyos sa ating mga kahinaan. Magsisir na lang pala tayo, maniwala lamang tayo sa Diyos. Sa bawat pagiging mahina natin, siya ang ating magiging kalakasan. Tinatanggap ng Diyos sa mga tao buong puso nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Kahit anong uri pa yan, kaya tayong tanggapin ng ating Panginoong Jesus. So, ito po yung two different point of view of man to Jesus. Yung iba, close ang eyes katulad ng espasa, scribo para sa Jesus-Eyo, na kung saan nakikita nila na si Jesus ay threat o tao lamang, propeta, sa kalaban. Kaya may mga nagagawa sila na hindi kaligutuod sa Panginoon. Hindi nila nakikita ang kalwalhatian at sila ay mga kahawag-hawag na tao. Samantala, meron din namang mga mapapalad ng mga mata na ibinigay sa tao sa pamamagitan ng pagiging mapalad nito, nakikita ang ng mga alagad na ito kung paano kumikilos, kabutihan, kabintahan doon ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa ating lahat. Ito yung naniniwala sa Panginoong Jesus na ito. Siya ang habit. Siya ang tagapagligtas. Siya ang anak ng Diyos. Kaya naman, pinipili nila na sumunod sa Diyos, iparayunitay sa Diyos, alamin ang tungkol lahat ng maaaring malagang tungkol sa Diyos at magpabago sa Panginoong Jesus. Nakita natin ang ilan sa mga katangian ng mga tao mas piniling refuse na maniwala sa Panginoong Jesus. Kaya naman, hindi nila makita ang kagandahang loob at kaluwal ng Panginoong Jesus. Hindi lamang sila ang ito, hindi lamang itong mga scriba proseso sa ito. Marami sila, marami pa rin kapwa natin sa ngayon ang hindi pa pinubuksan ang kanilang puso, tenga, isipan, mga mata sa Diyos. Kaya naman bilang mga mapapalad na nakakakita sa kabutihan ng Diyos, sama-sama natin sila matulungan upang makita rin nila ang ating mga nakikita at marinig din ang ating mga naririnig ang kabutihan ng ating Panginoong Jesus. Habang may panahon pa, reach out natin sila sapagkat din natin alam kung maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Ang Pasko na nagpapaalala sa atin na ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus ay dumating na para sa atin upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan at makasama niya sa pangakong buhay na walang hanggan dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Yun lamang po. Maraming salamat mga kapatid once again for joining us sa ating gawain ito ng online Sambang Gabi. And once again, join us together muli sa mga susunod pang mga pagdaraos po natin ng sunod-sunod na Sambang Gabi. Patuloy nating i-enjoy ang presence ng Diyos sa pamamagitan po ng gawain ito. And let's be blessed sa pamamagitan po ng iba't ibang bahagi ng programa na inihanda po ng ating iglesia para po sa natatanging gawain na ito. Purihin po ang Diyos, kaya muli po bukas hanggang sa mga susunod pa po mga araw ay samahan niyo po kami muli. And let's celebrate God's gift of His presence for us. The glory has come.
Salamat po. Tanggapin niyo po ang pagpapala ng ating Diyos. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumayin niyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. Amen. Purihin po ang Panginoon.